Magandang araw po, si Yaring Platero po. Ito pong ipinapakita nating mga raw materials ay fine gold, gold alloy at saka diamonds. Ito po ay tutunawin natin at gagawin nating wedding rings ng dati na nating kliyente na nagpagawa sa atin ng engagement ring nila last year. At ngayon naman po ay igagawan natin ng kanilang mga wedding rings. So ito po ay fine gold 999.9% at ito naman po ay combination ng gold alloy. Kapag pinaghalo po natin ito ay magiging standard 18 carats yellow gold. Yan po, simple lang po yung ating gagawing kanilang mga wedding rings. At isiset natin itong 7 pieces 0.08 carat ang bawat isa na mga diamond. Isiset po natin sa singsing ng bride. Ipapakita po natin yung part process ng paggawa. Yan po yung tinunaw nating 18 carats gold bar na gagawin nating wedding rings.
Ito na po yung ginawa nating na wedding rings ng ating customer na nagpagawa sa atin ng kanyang engagement ring last year. So, ito po ay 10 grams, 18 carats yellow gold at nag-set po tayo ng 7 pieces, 0.08 carat ang bawat isa na diamonds sa singsing ng bride. Ang classification ng ating mga diamonds ay top silver with very very small inclusions. Magaganda po yung ating mga diamonds. At maisingit po natin para po doon sa mga madalas magtanong sa ating mga advertisements kung magkano ito, magkano yun, magkano, how much, HM. Ang policy ni Yaring Platero ay hindi po tayo sumasagot sa mga ganon. Idinidelete po natin kaagad. Kasi ang seryosong customer po ay nag-a-appointment at pumupunta. Kapag nagkausap po tayo, nabigyan ko kayo ng estimate. Saka po kayo mag-decide kung magpagawa kayo o hindi. At kung kayo naman po ay malayo, gaya ng mga iba nagsasabi malayo raw sila, nasa Laguna raw sila. Yun po kasing mga seryosong kliyente natin na nanggagaling ng US, nanggagaling ng Canada. Hindi po sila nagtatanong kung saan yung location ko at malayo raw pala. Nasa Canada sila, nasa US. Hindi po nila sinasabi sa atin yon. Marami po tayong customers na taga Laguna, pero pumupunta po sila dito sa atin sa Metro Manila para magkausap kami at nabibigyan ko naman po sila ng estimate. Base kasi yan doon sa budget ng customer. Yan po. Hindi po yung pipilitin nating magkano ito, magkano yon. Nagtatanong lang naman. Kapag ka ganun po ay hindi po natin sinasagot. Yun po. So pasensya na po doon sa mga nagtatanong ng presyo na hindi po natin sinasagot. Dahil si Yaring Platero po ay hindi po nagbebenta ng gawa ng alahas at hindi po nag-aalok. Si Yaring Platero po ay gumagawa ng alahas doon sa mga kailangan nila yung kanilang mga ipinapagawa. At base po doon sa budget. Wala po kay Yaring Platero yung tinaasan yung presyo, binabaan yung presyo, inaalok ng mura. Wala po kay Yaring Platero yon. Para klaro lang po, makatotohanan lang pong pag-uusap. Hindi po tayo nagmamalaki kasi maliit na goldsmith lang po si Yaring Platero. Hindi po siya mayaman. Wala po siyang mga jewelry display. Wala pong finished product na mga alahas na inaalok sa mga customer. Si Yaring Platero po ay Benz Jeweler. Walang ginto, walang diamonds. Pero pag nagpagawa ka po ng high-end jewelry kay Yaring Platero po, 30 years na po tayong gumagawa ng jewelry at lahi po natin. So makatotohanan po yung ating paggawa ng alahas. Hindi po tayo nag-aalok ng murang ginto. Dahil sa totoo po, ang totoo po sa makatotohanan ng pag-uusap ay wala pong murang ginto. Dahil kung meron, simple logic lang po. Bakit hindi natin maisanla ng above 50%? Yan po. Ang pawn shop po ay hindi pwedeng dayain. Ia-appraise at ia-appraise pa rin po niya doon sa tamang gold percentage ng alahas na ating isinasanla. Kaya kadalasan pong mga nabibili nating sinasabi nating murang ginto, ang sanla po ay mas mababa sa 50%. So kay Yaring Platero naman po, ang ginagawang mga alahas ni Yaring Platero ay solid gold. At mas mataas ang sanla sa 50%. Yun po. Simple logic lang po. Yan po. Hindi po natin sasabihin mura kay Yaring Platero. Hindi po. Kaya pag may nagtatanong po sa atin, nang mura po ba ang magpagawa kay Yaring Platero? Mura po ba ang magpagawa sa inyo ng alahas? Ang sagot po natin, hindi po. Kasi mahal ang ginto. At ang labor cost ay mahal din. Wala na po tayo sa panahong ang ginto. Noong 1980s up to 1990s, ang presyo po ng ginto, 170 to 200, yun po ang presyo ng ginto dati. At ang ginto po sa ngayon, halos 3,000 na po, isang gramo. Lahat po tayo nag-i-internet, i-search po natin sa internet kung magkano ang presyo ng ginto sa world market. Ang presyo po ng ginto ay naglalaro na sa 2,700 per gram. So kung i-plus natin yung labor and excess cost ng isang totoong gumagawa, isang totoong platero, ay mahal po yung per gram.
pero hindi po lalagpas kanyang labor and excess cost doon sa present gold price. So kapag isinanlan po natin, mas mataas pa rin po sa 50% ang kanyang pawn shop appraise value. Nasasanla po natin ng mahigit sa kalahati sa pagkabili natin. Pero yung mga sinasabi nating murang alahas, less than 50% masasanla mula doon sa pagkabili natin. Yeah. So yan po ay naisingit natin para po doon sa mga madalas magtanong na hindi po natin nasasagot. Yan po. Search po tayo, aral po tayo ng konti kasi nasanay na tayong binubola tayo. Wala naman hong Saudi gold na gawa sa China, wala naman hong Japan gold pero sa China ginawa. Ang ginto po ay pare-pareho. Wala po sa periodic table of elements ang Saudi gold, Japan gold o US gold. Wala pong nakalagay. Nag-aral po lahat tayo sa chemistry noong high school. Periodic table of elements. Wala pong nakalagay na Saudi gold. Ang ginto po ay iisa. Ang ginto po ay pare-pareho. At kung gawa sa China, noong bata ako, ang ginto po kapag sinabi mo nating gintong China, 999.9% yon kasi napakaganda ng Chinese gold dati. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa ngayon, bakit kailangan na nating i-misrepresent yung Chinese gold na sabihin nating Saudi gold. Hindi po pwedeng sabihin yon kasi ginawa sa China, sasabihin mo Saudi gold. Ginawa sa China, sasabihin mo Japan gold. Magpakatotoo po tayo. Kapag ginawa sa China, Chinese gold, proud ka. Ginawa sa China, Chinese gold. Para naman tayong yung street sweeper, kapag nagsuot ng totoong brilyante, sasabihin natin peke. Pero yung first lady, kapag nagsuot ng Russian diamond, sasabihin natin brilyante. Mali po yun. Magpakatotoo po tayo. Kung totoong brilyante, totoong brilyante. Kung totoong ginto, totoong ginto. Hindi na natin kailangan gumamit ng bansa o kung sino yung tao na gumawa. So yan po ang isang naisingit natin para po doon sa mga madalas magtanong. At yun naman pong mga nagpapagawa na isineship po natin through courier. Nagpapadala po sila ng kanilang mga designs at nagsasabi po sila ng kanilang budget. Dahil kay Yaring Platero po, wala po kay Yaring Platero yung atataasan natin to, abababaan natin to. Wala pong ganun. Iisa po ang computation natin ng price base doon sa present gold value. Kaya ito pong mga ginagawa nating mga jewelry na inilalagay natin yung description and price sa ibaba ng ating YouTube videos ay hindi po steady yon ang presyo. Subject to change base sa present world market value ng gold. Tayo po ay nagbe-base sa present world market value ng gold plus labor and excess cost na. So, yan po ay dagdag kaalaman para po doon sa mga madalas magtanong na hindi po natin nasasagot yung kanilang mga tanong. Ang ating mga ginagawang alahas ay hindi po comparable sa mga mass-produced na mga jewelries na iniaalok at mura daw per gram. So yan po ang isa sa ating ginawang wedding rings para sa ating kliyente na isang seaman. Si Yaring Platero po. Good day! Oops, surprise! Excited to have your product right now. Yeah. Tanggalin mo this, tingnan mo. Para makita mo yan. Yan. Sabi ko kay bro, gets ko kaagad yung gusto niyang design. Ganito nga ako. Yes. Yan. Kuha ko kaagad yung gusto niyang design. Yan, yan. Tapos, pag 18 carats, hindi ako nagpiplate. Yan na siya. Kasi pag ipiplate mo, magiging kulay candy lang eh. Magiging kulay, di ba, yung mga pag tinubong baba. 18 carats na yan. Natural color yan. Bagay na bagay sa engagement. Na-miss ko yung ginawa ko last year. Lilinisin natin this para matanda na yung gumi ulit. Ano masasabi mo sa diamond? Maganda. Ganda, no? Sakto, bro, no? Pitit sa daliri. Ayoko rin naman na marapat. Oo. Oh, yung malapat. Malapat. Yeah.
kami. Diba, sis? Wala na, sis. Ano na na? Ano na? Meron ka na. Kaya na ako, eh. Ano nila? Ah, may nilagyan ka. Malawag na ako kasi. Oo, oh, medyo pumayat na ako tayo, syempre. Chubby dati, ano? Sakto na ulit. Oo. Yan ang iyong salipay na nilagundis. Minsan, meron yung nagbubuntis na ano, na buwabalik sa akin, pinapaputo, kasi suot niya, hindi niya tinanggal. So, pag malapit na ng mga nakilalo, oo, buwabalik, kasi sumasakit eh. Kaya, ina-advise ko sa mga nagbubuntis for may, pag 6 months na, tatanggalin mo na, kagyo mo. Oo, kasi pag kapanganak mo, payat na ulit eh. Lahat halos nagbubuntis mo lang. Hindi ko talaga, kasi ikaw po magpupunta ka talaga eh. Pag kausap na kita, madali ako makapag-estimate. Pero pag yung sa message lang, mahirap mag-estimate eh. Kasi, gaya niya, sinasabi niya yung budget niya talaga. Sa akin naman, wala yung ano eh, wala yung minahalan, tinaasan or binabaan, wala yun. Kundi, magbe-base kami sa present world market value ng gold. Tapos, doon ako magma-markup na yun. Ngayon. Tapos, based doon sa retail. Mabilis. Okay, this is the certificate natin. Wow, Robby. Oo. Yan yung description natin. Not comparable from the last project. Oo. Hindi talaga. Kasi, yung mass produce, ano eh. Diba? Nabumutol yung nabagal. Pumunta ho kami ng ano, ng dati. Oo. Noong team. Dati ho, last year ho yun. Marami. Lumingin ho, marami. Yung, ano, yung parang ho, ano, thinking pang baby. Yan. Pagkaanan. Pagkaangan kasi, parang mababa yung presyo. Tapos, basta't iba na yung standard. Kasi noong araw, pag sinabi mong Chinese gold, maganda. Kasi ang Chinese gold, po yung buong araw, 999.9% eh. Kaming mga platero, yun ang ano namin. Ang nakabili ka ba ng gintong China? Pag sinabi mong gintong China, maganda. Hindi ko maintindihan ngayon bakit parang iba na yung pag nagtanong ka ng mayroon na yung gintong China. Ang iaanok sa'yo, ito, mayroon kami Saudi gold, Japan gold. Paano maging Saudi gold, Japan gold yun? Nagawa sa China na yun. Diba? Saka parang hindi nga po solid yung mga nandun. Yun, magaan. Oo, magaan. Parang pag ginanan mo, mag-gold na agad. Oo, kasi ang hinahabol nga natin, mura. Okay. Kaya pag may nagtanong sa akin, mura ba ang fairground sa inyo? Ang sagot ko kagad, hindi. Mas mahal sa akin. Pero ganito yan eh. Simple logic lang. Kung totoong mura fairground yun, pag totoong mura fairground yun, bakit ang sanlat is less than, naglalaro lang sa 30-40% yung sanlat? Ang sa akin, guarantee ko, above 50, pagdating sa ginto ah, kasi iba naman ang appraise ng phone shop sa diamonds. So sa gold, ang guarantee ko is above 50% ang phone shop appraise value niya. Mag-compute sila from 10.1 grams times 75% doon sa present gold value ng 18 carats. Present gold value ng 18 carats is 2,017. Yan. Yan mismo, times 10.1. 2017 times 10.1, yun ang pawnshop appraise value ng gold mo. Makihitid lang siya, 10 grams lang siya, pero ang pawnshop appraise value niya is 20,371. Taas. Half na rin. Yes, half. Pero hindi pa rin half kasi iba ang appraise ng pawnshop sa diamonds eh. Bukod pa yung gold shop sa diamonds. Oo. Gold lang. Nag-gold lang tayo. Pero hindi natin ito. Hindi mo sasasa. Siyempre, wedding ring. Hindi natin ito sasasa. I mean, yung gold value. Yung gold value mo. Yun nga yung ginagawa mo ng mga bracelet. Yung makakapal. Napapanood mo yung bro, ang Cuban link. Napapanood nga lang ho namin sa doon. Oo. Yung 150 grams. Ang pawn shop appraise value nun, ano na, 70 to 80%. Ganun kalaki. Pag malalaki na lang na. Pag malalaki na. Kasi yung dumi kasi, di ba yung sa pawis natin? Saka may mga powder powder. Saka yung mga powder powder. Salamat ho.
isang kliyente natin na isang seaman na dinayo tayo. Siya po ay dumayo sa atin para magpagawa ng kanyang wedding rings na naigawan naman natin ng engagement ring last year. Iyan po. Eh, pinakita talaga, di ba? Model na model, ano? Ayan. Thank you po.